Records will be broken. Legends will be born. And fortunes will be made. The stage is set. The largest esports and gaming festival the world has ever known. Ready or not, here it comes. Gamers 8, the land of heroes. Teams pa ang naglalaban-laban. Pero ngayong June 25, dalawang teams na lang ang natitira. And that's Gaming Gladiators versus BetBoom dito sa ating Grand Finals. Welcome to Gayonix Page. You are watching the official Filipino broadcast ng Dream League Season 20. I am your host para nga dito sa ating finals. And for our first game, makakasama natin, huwag na natin patagalin pa. That's gonna be Boss Alo at Boss Easy, ang ating mga boss among paldo. Kamusta naman, guys? Ay, sorry. Baliktad pala. Grabe. Ang sipag naman ni Easy. Grabe lang itong taong to. Naglahay, nagsisialisan kasi. Uy! Yun lang. Walang iya ka naman. Nag-ialisan kasi yung mga viewers pag wala tayo dito. Okay. Kaya naman, guys, pabalikin nyo na sila by sharing yung ating live stream. Kasi kung konti na nanonood. Baka maubos tayo Ayun, totoo. Baka malagas. Okay lang naman din, sabi. Tagal naman ba't di ka sari Team Secret dito? O, tinan mo, tagal o. Natatagalan sila. Bakit naman? Tatagalan. Pero in-expect nyo ba na ang mag-grand finals ngayon GG kaysa dito ako, kaya si LGD? Ako, nasa prediction ko naman yan. Ewan ko lang kasi hindi kayo marunong panginapano lang na Prediction, meron lang akong ito throwback. Meron akong sinerch. Ano yan? Sinerch ko? Sinerch ko, eto. Teka lang, may kita naman natin nila. Aban. Ayan! Uy, wala akong BetBoom. Wala kasi BetBoom dyan, diba? Ulit nila natin. Sige. Class S na halimaw ni Easy, GG Team Spirit. Si Bosalo, GG Tandra. Okay. At least top 6, Team Liquid, EG Shopify, 9 Pandas kay Easy, kay Bosalo. After Team Spirit, EG, LGD. Pasok! Pasok naman! Diba? Gusto ko mag-champion, Tandra, kay Bosalo, Shopify, Liquid. Gusto lang naman eh. Gusto lang. Hindi naman sinabi mag-champion eh. Tama. Gugulatin daw ang mundo. Beastcoast, Aster, LGD, si Easy. Si Bosalo, Secret, at Excel! Nagulat tayo! Nagulat ah! Dapat yata BetBoom yun, no? Hindi kung nandiyan yung BetBoom. Nasaan yung BetBoom? Wala BetBoom dito, guys! Nandun sa pinaklasis na halimaw yun, dapat. Nasaan? Sa klasis na halimaw dapat yun. Kasi nga, nilabas yan nang hindi pa ina-announce na wala yung BetBoom. Kung sakaling nandiyan, Diyos ko! Kasali sila doon, no? And for BetBoom, talaga mapapa-thank you siya sa Pinoy, si GPK. Aba, nadayo na ba dito yon? Thank you sa Pinoy yan, si GPK, kasi kung hindi, dahil sa walang visa itong execution, hindi sila makakasali din sa Dream League Season 20. Yun! Plus, hindi rin sila makakaabot talaga doon sa Riyadh Masters. Totoo. Mababalato nga daw, BB. Salamat talaga, no, sa Excel. But speaking of Excel, lumipad na sila, no? Oo, kakalipad lang kanina. Saka yung blacklist. Sino pa? Ayun, sabay sila ng flight. Naku, abangan nyo sila, guys. Bali Major. 4 na araw lang ang pahinga ng mga tropa nating Betlords. June 29, guys. Start na agad ng ating Bali Major. Pero kunting throwback lang din naman tayo. Itong dalawang teams na naglalabang kanina sa lower bracket finals, parehas silang tinalo ng nasa grand finals na BetBoom. Pero tinignan ko yung stats dito ng BetBoom Pag nakakalaban sila dito sa mga international teams, parang lagi silang laglag group stage pa lang. Diba? Ng mga nakaraang majors, 4th to 15th sila, 15th to 16th. Laging ganun yung placing nila. Pero bakit dito, kalaban nila mga international teams din, pero bakit ang ganda ng placement nila ngayon? Anong kaibahan ng BetBoom before sa BetBoom ngayon? Feeling ko nating tulis din kasi yung BetBoom ngayon eh. Sino mo, hindi naman sila dapat nandito eh. So parang andito na sila to have fun para malaro yung stat ng eggs eh. Pero ang ganda ng ng first day nila, nagtuloy-tuloy. Guys, nating tulis tayo, wala tayong pinanghawakan. Hindi tayo merong champion. Yes, no pressure. Wala tayong championship streak.
So, laro lang tayo ng normal. And Betboom, tinan mo, no pressure gaming, eh, dumating sa finals, di ba? Mm-hmm. Ako naman, feeling ko kasi, kumbaga, yung Betboom is ang mindset na nila, eh, papunta na dapat sa Bali. Mm-hmm. So, kumbaga sila, reset na tayo, okay, Bali na tayo. Pero biglang, uy, walang ano yung next eh. Ito, sakto. Magka-practice tayo ngayon dito. Yan. Ang pinakamaganda doon is nagbago din yung patch. So, mm-hmm. I think pasok na pasok sa lineup nila yung patch ngayon. Mm-hmm. Kung saan, itong offlane ngayon is talagang more on greedy and carry role, no? Mm-hmm. Hindi ka tulad dati na mag-sustain ka lang. Kaya ang mga hero lang lagi ni Pure dati is puro Doom. Aura. Kasi yun lang ano niya, medyo greedy-greedy na galawan niya. And also, yung mga bumubuo ng mga team item. Mm-hmm. So, ngayon kasi, feeling ko na-unlock nila yung sobrang taas na potential nitong si Pure sa offlane. Yes. Alam natin yan, galing siya sa carry. Pero pagdating sa offlane, ang dami niya ng mga comfort heroes ngayon eh. Dami na. Diba? Natagdagan. Natagdagan pa yung mga heroes. Hindi yun dati kasing puro dum-dum lang, dum-dum-dum. Eh doon, natatalo yung mga Betboom eh. Pero ngayon, may Tidehunter, Axe, nakikita natin, nag-enchantress offlane din siya. So I think yun yung isa sa mga factor. Kumbaga, bukod sa na-enjoy niya na yung pagiging offlane, kasi from carry to offlane yan eh, eh talagang yung meta pumasok dito sa Betboom. Mm. Tingin nyo ba ganyan din yung mangyayari pagdating sa Bali Major? Parang ang dami-dami pa ding hero sa iba't ibang role na pagpipilian ng mga teams compared sa tulad dati, puro Lina, puro Doom. Hindi natin masabi kasi merong ibang teams na hindi nagpakita dito sa Dream League. Mm. Na malay mo, eh may binaon. Pag nakita ng ibang teams na, yan. Uy, naku po, ba't naglalabas bigla ng ganito to? Ah, okay. Gagawin nila kapag, kapag break nila, kapag wala silang laban. Makikita natin second day. Ayun na naman, magkakaroon tayo ng majors kung saan isang hero yung may spotlight. Hindi malabo, ganun. Hindi malabo. We can say kasi meron mga ibang teams na hindi nagpakita sa Dream League na pupunta sa Bali. So, ayun yung pinagustong makita. Gusto kong abangan. Ako naman siguro, may konting mga lalabas pa. Siyempre, ngayon umpisa pa lang naman ang patch natin. Eh. Marami pa mga heroes na talagang mag-iikutan yan. Ngayon nauuso yung Morphling. Nakikita natin, biglang may lalabas yung mga PL, AM, kasi yun yung mga pang-counter. Maybe sa mga susunod, dahil naka-counter na yung Morphling, magbalik tayo doon sa mga Juggernaut na kanina. Yes. Or baka biglang dumating na naman tayo sa patch na Troll, Spectre, TA, Luna. Yun so, na, marami-rami no? tayong mga patch na mag-iikutan for sure. Kasi, wala eh, biglang nauusin mga ganyang hero eh. True. Yun yung mga halos hindi pa talaga napipick. Mm-hmm. And even yung NP, inaabangan ko. Ang daming nagsasabi na maganda daw ang NP ngayon. Pero dito sa Team League, mga online analysts natin dyan. Yung Nikis Prophet daw kasi parang humina yung Treant niya. So siguro pag nabago yung sa Treant niya baka lumabas ulit yan, siya. Yan, unpicked heroes kasi naalala ko dito sa NP si Bosco. Tapos naalala ko ulit ano na nga ba yung role ni Bosco? Hindi na pala offlane. Hindi na pala niya makukuha yun dito. Malay mo pwede. Si Notil nga nagpo-position 5 NP. Mm. Oh, di ba? Malay mo. Post 5 NP, pero ito ha. Yep. Gusto kong malaman kung ano ba yung prediction nyo. Gusto ko ding makita kung magkano na ba? 80,000. Kahapon, 136,000 to ah. Saan napunta? Babawi ngayon. Babawi. Eh! Kasi, all in! Kasi hindi. Kahapon, may tinayaan kami. Hindi ko papangalanan, guys ha. May tinayaan admin kami. Admin. laban yun, no, ng LGD. Kahapon, tapos nag-over 38 kami. Natapos ang laban, 24 minutes, game 1. Putik yun, napakalayo, minus nahak, 20 kaya... Nahank! Eh, bakit naman kasi ganun laruan nila? Hindi ko alam, dapat pinapagalitan mo yung ganun eh. Ewan ko. Game 1, dyan tayo dito. De, doon sa ano muna tayo. De, kanina meron kami prediction eh. May prediction ka. Minus 1.5, Betboom. Correct score. Ilapag ko ay correct yan, score. Yan, minus 1.5, Betboom. Oh. Ano ba yung minus 1.5? Kahit, ano, kumbaga, kailangan kahit maka 2-0 lang yung, ano, yung Gaming Gladiator, panalo na sila. Ah. Maka dalawang panalo lang yung Gaming Gladiator, panalo na sila. Okay. Yan. Oh, correct score. Kanina. Di, okay na yan. Ano kaya, tumi-3-1 ka eh. Minus 1.5? Minus 1.5 pa, Betboom. Sige. G. Duration. Oh. Duration? Mukhang mahina kasi duration. Game match one winner.
Parang diyan mananalo kasi Gaming Gladiator sa Game 1, eh, mainit pa sila eh. Oo. Wag muna, wag yan, ayoko niyan. Ayoko niyan, betbomb ako. Betbomb pa rin ako. Sige. Teka lang, pero mamaya na yan, ano muna tayo, Total Kills. Yan, si Easy dyan. Total Kills? Yan, Total Kills. Pinasa pa sa akin yung mahirap, ha? Yeah. Saka sa duration. Yung duration, sige, ako sa duration, over. Okay. Sige. Yan, over yan. Okay. Just juice eh. Just juice. Tama. Yan, 2K. Nag-aabong mo sa gilid. 41, kailangan mga... Over yan. Over. 41. Patayan pala nga. Asahan natin yan. Dito. Patayan na late game ang gusto mangyari ng dalawang to. Mm-hmm. Pero prediction nyo naman sa overall series natin. Sino tingin nyo? Wala pang draft. Wala pang kahit ano. Sino tingin nyo magcha-champion? Oh, bet mo ako talaga. Feeling ko it's time. Mahirap pa. CIS. Kumbaga na-break na nila yung ano eh. Hindi blacklist to ha, pero na-break nila yung code ng ano eh, ng Gaming Gladiator eh. Oo. Diba, kabisado na nila yung ginagalaw ng Gaming Gladiator. And nakita natin kung paano din denominate nila kahapon yung ano, yung LGD. True. Bugbog sarado. At ibang-iba talaga. Ay, yung kanilang timpla, meron na agad sila dito. Di man lang nila basa ganito kanina. Meron na nga pala, nagmamadali yung dalawa. Sino first pick ngayon dyan? Angat lang natin na onte, may kita yata. Tanggalin mo to, tanggalin mo muna to. Tanggalin mo nga to. Oh! Nagagalit na eh. Pero eto ha, may napanood din akong interview dito ngayon kay Nightfall. Ang sabi niya, ano yan? Mahilig daw siyang mag-imbento ng sarili niyang playstyle. Yung maiba man lang ba siya sa ibang mga carries. Kasi para sa kanya, yun daw yung best na gagawin niya to be at his best. Yun? Oh. Kailangan may sarili kang playstyle, may iba kang ginagawa. Let's compare yung carries natin sa ngayon. It's Deracchio versus Nightfall. Anong kaibahan ng playstyle nila? Para sa akin ha, si Nightfall nakita na natin sobrang hard game. Totoong sobrang weirdo niya kasi alam mo kung anong ginawa niya? Nagplay, para siyang naging naga yung AM niya. Naging naga. Hindi siya natatot kahit walang ward. Tinatapangan niya lang. Sinasayagan niya, ay, walang ward, di magpa-farm. Okay, dito. Sobrang weird niya ng farming pattern niya kapag lugi. And feeling ko kahit hard game eh, gumagana si Nightfall. For Diracho naman, more on dominance kay Diracho. Kapag hard game, napapansin natin, hirap na. Hirap bumawi, no? Hirap si Diracho bumawi. More on a team player siya, dominance sa lane. Kaso nga lang, kapag hard game, feeling ko magna-Nightfall pa rin ako. Feeling ko lang si Nightfall, mas maingat kumpara kay Diracho. Yep. And kung buhatan ng mangyayari, siguro nga, mas bagay talaga siya mag-carry kasi nung nag-offline siya, kung ganun yung mindset niya na parang tawag niya doon, yung kakaibang style, may kakaibang ginagalaw din siya. Kakaiba din talaga nung nangyari sa EG noon. Pero nung EG pa siya noon. Pero nung carry na siya, talagang makita naman natin. So first pick dito yung Betboom, nag-first pick sila ng Chantress, no? Tapos ang sagot kagad dito, UD sa Katekis, dalawang support. Tapos Betboom kagad, nag-pick sila dito ng Ember Spirit. So, ganyan sila mahilig, yung core, tapos poprotektahan na lang nila ng mga bans nila. Ito, yung Monkey King, binan nila yan, Huskar. Dalawa yan na nakakabosit sa lane against dito sa may Ember Spirit. And then, nagban din sila dito ng Underlord, kung saan naman, paboritong hero din ng Gaming Gladiator yung kahapon. Yun. Yan yung pinandominate ni Ace dun sa lane nila, no? Tapos, nag DK yung opening dito ng Gaming Gladiators. Maganda to kasi hindi mo alam kung saan pa ilalagay. Kanina parang nag-DK rin yata sila eh. LGD. LGD ang nag-DK. Ano saan nilagay? Sinating din sa mid lane. Sa mid. Baka mag-mid din to, no? Tapos, ang sagot nila dito, itong Disruptor, saka yung bagay ba yung Aero kay Blade. Queen? Yung DK? DK, mid, Queen. Oh. May didikit mo feeling pa yun. Feeling ko, oo. Kasi ano na yan eh. Pinik nila yan nung nakita na nila na Ember Spirit yung pinik dito ng Betboom. So I think confident itong Gaming Gladiator na itapat yung DK dito sa may Ember Spirit. And feeling ko kailangan din magpahinga siguro ni Queen eh. Sa two games nila against LGD, hindi naging maganda performance si Queen sa Medellin. Para post-5. Oo, parang post-5 siya. Bugbog siya, no? Nakabawi naman eventually, so very well paid. Pero kailangan niya na malakas na laner muna sa akin. Binigyan siya na malakas na laner, which is yung DK nga. So okay, Queen, pag ikaw naging post-5 DK dito. Noko. Ewan ko na lang. We would like to thank... Hindi yan, kasi ano naman eh. Championship streak yan eh. Oo, masama lang ang start siguro. Yes. Ang gising dito sa 3D. Kaso hindi ganun ang kilalang Queen natin eh. Huwag naman sanang pumalpak. Grand Finals pa to. And for Betboom naman din, nabanggit
ni Nightfall na ito, isa sa paborito niya is Terrorblade. Ang top 3 heroes niya, TP, Morphling, and then Phantom Lancer. So nilabas na, mahahawakan ngayon ni Nightfall itong kanyang Terrorblade. For GG, ano ang pwede nilang kunin last pick na at least alam natin mas ahead compared dito kay TB? Pwede silang mag-ban na rito yung bet boom ng Faces Void kasi isa sa mga kaya sumabay yan sa Terrorblade. Slark, binanan nila. Maybe Phantom Lancer kasi isa rin sa mga problema yan ni Terrorblade. Hindi siya nananalo dyan sa may Phantom Lancer. Baka ma-open for Gaming Gladiators yung Naga siguro. Pero Magnus yung mga binaban naman dito. Ang kulang ng Bedboom naman is yung offlane nila. Yes, sila or baka mag-offlane sila ng Enchantress kasi nag-offlane ng Enchantress sila dito. Pwede. So Naga. Oo, pwede. Nag-ban ng Naga rito yung Bedboom. Pero sa ganitong lagay ba, okay lang ba na mag-offlane ng Enchantress yung Bedboom based sa four heroes ng GG? Si Save, pero moron si Save eh, no? Si Save ang nag-enchantress talaga sa kanila eh, post-por eh. Nababalagbag yan. Roaming na ano yan, enchantress yan. Oo. Kaso, if I'm not mistaken, ano eh, bet boom yung pipick muna. So, mahirap to. Siguro kung Gaming Gladi, kung nasa bet boom yung last pick, pwede sila mag-offlane inch. Depende sa magiging safe lane ng GG. Pero feeling ko, ano na to, support enchantress, kuha tayo ng offlane dito para kay... Pure. Wala na yung Doom ni Pure. Tsaka Tidehunter. Wawa na si Idol. Wala na yung Tidehunter. Wala. Naubos yung offlane dito actually ha. Kasi unang ban din nila dito, Timbers, saka yung Darkseer. Naku po. Eh, naban pa yung Broodmother dito na pwede sanang ipick ng Bedboom. So, maybe. Nostralo. Talagang iniisip nila na ilagay na sa offlane ito na. Si Enchantress. And pumick sila rito. Nang? Kaya mo okay yan. Na. Nostralo. Oh, di ba? LC pa rin. LC. LC. Wala, nahihirapan ako kasi bakit na pa LC sila? Yun nga eh, medyo blind pick talaga 'yan. Wala na lang talagang siguro iniisip nila mag-illusion hero ko to. Ang open is PL. Yun yung pinaka possible carry for Gaming Gladiators and against PL, maganda yung LC. Siguro chine-choke na lang nila itong Gaming Gladiator. Pilitin nyo, sige mag-LC kayo. Mag-PL kayo. Pero yun nga, yung magiging matchup ngayon dito, okay lang for Bedboom na Bloodseeker versus itong si Terrorblade. Okay. Pero paborito to ni Drakyu, oh. Yep. Talagang best hero niya yan dito sa may Dream League Season 20. Nakuha, ibinigay. Pero based on the draft, sino ba ang lamang? Hindi tayo madadala ng ads. Ang baba ng ads dito eh. Wala draft naman. Talaga, draft. Sino ang lamang? May mga nagpe-predict na oh. Bedboom daw, game number one. Sa totoo lang, medyo malakas yung lineup dito ng Gaming Gladiator. Feeling ko rin kasi may upper hand sila doon sa draft eh. Na puro blind pick yung ginawa dito ng Bedboom. Sabantalang itong Gaming Gladiator, kung ano yung gusto talaga nilang... gawin is nagawa nila rito. Nag-pick sila ng DK against Ember. Yung offlane nila malakas. And na hero din ni Ace talaga to. And mukhang naubusan ng hero din talaga yung Bedboom dito. Eh, no? Yung para sa akin, si Pure lagi yung pinaprayan nila kapag first base. Eh. Nagulat ako dito, parang iba yung approach. Eh. Siguro GG muna ako. Unlocking bagay siguro ng pagkawala ng lahat ng heroes dito ni Pure. Nag-resort sila dun sa LC. Nag-LC naman siya, pero hindi natin madalas nakikita yun para kay Pure. Yes. Feeling ko kaya mag-snowball yung draft ng Gaming Gladiators. Siguro sobrahan lang sila sa ban, sa offlane, na nag-ban sila ng Darkseer and Timber. So, na-open yung Enchantress, Tekis, saka Undying, which is, pinili nila Enchantress, nag-2-picks ng dalawang support, parang tuloy, ang ganda tuloy ng opening kagad ng Gaming Gladiator. Ang dami nilang pwede magawa and baka Gaming Gladiator game 1. Plus 1 naman eh. Plus 1 naman. Yun naman minus 1.5 naman tayo Bedboom eh. Yun. Yan. GG daw guys. Joke lang. Wala na ka. Bedboom pa din. Dami na. De, pwede naman game 1 pa lang naman eh. Pwede naman to may match winner. Kung gusto nyo manalo dyan yung Bedboom. Huwag lang kakalimutan guys. Yan. Mag-bet responsibly. Hoy, tumaya ano. Naku, may nakabul pala dito. Ayun na, pinindot na. Nako, pinindot na ang 10 million. Wala, di mo na pinindot. Ay, wala ba. Pinindot mo na, pinindot sige mo na. Sige na, patigin na. Pero guys, dandaan nyo. Ayun, nakaba na. Wag mo na. Yung dalawang teams na naglalaban dito, pasok na, no?
sa Riyadh Masters. Ama. At makakasama nila dyan yung LGD, EG, Tundra, Talon, Team Spirit at Shopify Rebellion. Difference na lang talaga ng dalawang to or ng... Siyempre yung placing, di ba? And then yung prize pool at saka yung dangal. Totoo. So, sabay-sabay dating alamin dito sa game number one. Sino kaya ang unang makakakuha ng momentum? Is it GG or BB? Good luck, Bozalo at EC. Yo. See you guys later. Yo. And guys, welcome nga dito sa ating Grand Finals. Ito na, hindi pa nananalo yung Gaming Gladiators ever sa Dream League up against BetBoom. But this time... Eh, napag-warm up na kanina, on fire yung GG. Tingnan natin, mali mo, maituloy yung ano, championship streak dito ng Gaming Gladiators. Or BetBoom nga kasi, sobrang uhaw na uhaw daw sila ngayon sa championship. So, baka naman BetBoom to. Ayun na nga mga sir, maraming sinasabi rito. Masyadong malakas yung Gaming Gladiator. Ang dami na nilang pinag-champion. Basta Grand Finals, hindi natatalo yan. Malamang... Back-to-back nga sa may major eh, di ba? Sila champion ng Lima Major, sila champion ng Berlin Major, sila champion ng Dream League Season 19 and Season 20. Ngayon, ito, nasa Grand Finals na naman sila. Pero hindi na liquid ang kanilang kalaban sa ngayon, pati Nine Pandas, no? Kundi another CIS team. Ito, BetBoom. BB lang, walang OO. Pag nalagyan ng OO yan, medyo delikado tayo. Ha? Yung mga ano, landi moments ng BetBoom, wag naman sana. Wag naman. Wag naman sana mag-aaltab. Napa-aaltab din dito eh. Napa-aaltab din daw. Yon! Nadali mo, idol. So sa may gitna, ito. GPK versus Queen. Ember Spirit versus DK. Napakagandang matchup nito. Yep. At least kahit pa paano, eh feeling ko match lang naman yan. Mili sa mili, yun nga lang, magkakaparman lang din talaga itong dalawang heroes na ito. Pero grabe naman si GPK, Laro. Level 2 ako. Palong-palo, Agang nag-level 2 siya. And napilitan kasing maglagay ng first kill kaagad to si Queen, no? Para mas okay kung stun. Stun deny kaagad, di ba? Yun yung mga madalas kinagawa dyan sa may middle lane. Lalo na, mili katapat mo. Sulit na sulit mo yan. Oo. Pero siguro si Queen gusto niya i-out CS dito si GPA gamit yung Braid Fire. Pero hindi naging effective, no? Parang mas effective kung Dragon's Tail. Stun nga sabay deny. Stun deny or stun lash ito sa range. Pero baka ang iisip niya talaga is mabugahan niya na agad yung range creeps dito. Oo, para maano, para mas mauna siyang mag-level 2. Kaso wala si GPK. Yung una nag-level 2 rito eh. Match lang naman yan, yung mid lane natin. Siguro pa nag-level 6 lalamang si Queen kasi may Dragon Form na, matutulak yung middle lane. And hindi kaya patay ni GPK itong Dragonite. But so far, pareho sila makakapag-farm dito. Pero, uy! Pwede mamatay ito? Very far. Okay, nabuhay yata. Uy! Masyado ko mulit! GPK! Yun lang. Talaga tumalong na to si GPK. First blood, makukuha rito ni Queen. Na medyo seryoso ang kuya mo. And that first blood is brought to us by 747, the number one gaming sportsbook in the Philippines. Yun lang. Heist! Nasira yung mouse si GPK doon Nakalimutan niya siguro na medyo mabagal siya, no? Yeah. Kumpara mo dito sa may DK, ano ba ang movement speed nito? 300, yung DK mamaya pag naklik, titignan natin kung ano yung movement speed niya. Hindi nasunog doon sa third skill eh. Yeah. Pasok sana eh, kung nasunog pa na konting-konting-konti pa. Nasira yung mouse. Pero isang palo na lang din kasi mamamat. Uy, ay pinakita. Ayun, 315. 315, mas mabilis nga talaga yung DK. Di ba, 300 lang to si Ember Spirit eh. O yun, 315. Yung sinasabi ko sa inyo, yung mga 15-15 na ganyan, laking bagay malaki-laking bagay yun. Kasi nadikitan na dapat siya eh. Pwede siya mamatay doon sa sudok eh. O yun ang stun, the last hit. So, medyo lalamang sa ano ngayon ha, level itong si Queen sa may middle lane, lamang siya ng isa. Level 4 na kagad itong DK. And yung Ember Spirit naman, level 3 pa lang. Yeah. So, kailangan na ata mag-frame guard type talaga dito ni GPK. Iwas sabayan niya na kay Queen kasi okay na to kay Queen eh. Yung katong klaseng matchup, lamang na lamang ka, mas mataas levels mo sa kanya, mas mataas yung network mo sa kanya, that means lamang na lamang ka sa lane. Pwede mo nang bakuran yan kung tutusin. Ngayon, nakabawi talaga si Queen dun sa pagkaka-first blood niya na yon. And dito naman sa may top lane, Draicho, napapunish to ha. 10 pa lang yung last hit na itong Bloodseeker kumpara natin dito kay Pure na 16 na yung kanyang last hit. Ganda na ginagawa dito nila, save and pure. Alam nila na kapag tumaas yung levels ng Bloodseeker, tataas na rin yung sustainability ng Bloodseeker sa lane. So,
Ito yung pinakamagandang gawin ngayon ng Betboom to pressure out the Bloodseeker hanggat low level pa yung Seeker dito sa may top lane. Mm-hmm. Pero again, on the middle lane, lamang ng isang level itong si Queen. Mas mauna siya mag-level 6 dyan. And mukhang tutulungan pa nga siya eh. Naku, ayun. Si Tofu nandito na rin sa may middle lane. Pwede silang mag-try. Naka-dewards lang muna ito si Tofu. Mm-hmm. So yung 4 minutes, talagang walang bounty, walang rune para dito kay GPK. Kawawa yun. Isipin mo, namatay ka na nga, na first blade ka na nakatapat mo, wala ka pang rune, wala pa naman bote mo. Oo, sino magre-refill sa kanya niya? Meron ba? Parang wala eh. Pag may namatay siguro si sideline sa mga support, pero Drycho again, talagang nangaharas lang dito ito si Pure sa may top lane. Pinortify pa yung creeps para hindi malasit. Masyadong ano, palumbalo dito. Mm-hmm. Sila ano, sila Pure. Pwede si save, pero yung middle lane nila medyo naging... Uy, wait lang, bottom lane? Tofu, delegado rito. Na-right click siya rito na ito si Nightfall na naka-metamorphosis. And Nightfall getting that kill dito kay Tofu. Kasama yung courier dito. Binabanatan si Ace. Hindi natatakot. Toronto, Tokyo. Pabalik, pabalik. Ba siya? Magagamit ba niya yan? Ayun! Ayun na nga yung glimpse back. And delegado na rito ito si Ace. Mukhang double kill to for Nightfall. Grabe naman yung Toronto, Tokyo, Nightfall combination. Gumagana. Gumagana nga talaga. Yung top lane nila, napaka-aggressive. Maganda buhay dito ni Pure. Bottom lane din nila, winning. So, feeling ko, ang weakest link so far ngayon ng Betboom would be their middle lane. Napauwi nga ngayon yung Ember Spirit. Mm-hmm. Kung okay naman siguro yung magiging side lanes, pwedeng matulungan ng mga support dito yung middle lane. Not a big deal since Ember Spirit naman yan. May Flame Guard, makakapag-farm, makakabawi. So, feeling ko, kahit na lugi yung middle lane, okay lang for Betboom. Not the end of the world, di ba? Or maybe, siguro tutulungan siya ng mga support niya mamaya, pero mukhang may binabalak dito si Sabe. And Pure sa may top lane, yung pressure, ramdam na ramdam dito ni Drycho. Oo, iniwan din kasi siya eh. Tatlo yung heroes ng GG sa may bottom lane. Uh-oh. Eh. And kita mo naman, dadive in pa yata siya rito, umistan muna yung alaga. Sabay out. Mm-hmm. And the words, okay, Toronto Token nandun sa may top lane, mukhang mga delikado yata yung posisyon. Carry sa carry. Pero mukhang ganun din naman for Nightfall. Ang tanong, sino unang mamamatay? Drycho muna. Si Nightfall mukhang makakapunta pa yata sa taas pero hindi. The blast up para dito kay Tofu. And namatay rin ito si Nightfall. So parehas ng naging movement no? Sa mapa. Agad ang carry sa carry naging palitan nga dito. Eh alam nila, di nila matutulungan Bloodseeker. So i-pressure natin yung bottom lane. Ang dali lang patayin ng TB. Uh-huh. Napakalambot. Wala ding Thunder. So focus tayo dito sa may ano, dito sa may bottom lane. And meron silang Beastmaster din. Lamang sila sa Vision. Sa may Twins Gate, sa may bottom lane. So both teams gusto nilang mag-take dito ng mga Tier 1 Towers. Pero nagbalik yung Terror Blade doon sa may bottom lane. Meanwhile, uy, Queen, popping yung kanyang ultimate dito. Yun nga lang, hindi niya pinapalo to sa may Torre. Kung hindi, talagang dinedenay niya yung mga creeps dito. Ayaw niyang bigyan ng creeps. Ito si GPK, pero Pure Delegado rito ngayon. Saan ka pupunta? Namatay. Itong si Pure sa may top lane. Solo kill by Drycho. Eh, napatip si Celery doon kay Drycho. Well played, pre. Sabi niya. Well played na well played nga dito. Kasi kailangan na kailangan yun eh. I mean, napilitan kayong mag-rotate sa top lane para ma-secure nyo yung mismo lane. And yet, nabawian kayo ng Bloodseeker on just one solo kill dito nga sa, ano, sa LC. Parang sayang yun yung ginawa nyo kanina sa may top lane, no? Meanwhile, on the middle lane, GPK. Mukhang sabi niya, bahala ka dyan. I-clear ko lang yung creeps dun sa may gitna. Sabay, remnant out ako dito. Pa-farming ko na rin to. Ayaw kitang kaharap dyan. And as long naman na wala pang dragon form, itong DK, pwede pa siya mag-out dyan. Yun nga lang, Drycho, saan siya pupunta rito? Level 5 pa lang. Itong si Pure, TP out na lang for Drycho. And okay, nakaligtas siya doon. Ayun yung mahirap sa side ng Betboom. Kulang sila sa disable dito. May mga pang-cancel sila ng TPS, Duel, Searing Chains, and Glimpse. Pero wala silang pang-hold dito. Kung tutusin, dadaanin lang talaga nila dito sa mga slow siguro, sa right-click damage ng TB. Pero kung tutusin, wala silang pang-hold dito eh. Mm-hmm. Mukhang eto na yata, ipipressure na dito ni Queen. Yung middle lane, the stun. Kaso pineki ni Tofu yung kanyang blast up doon. So nakapag-out yung Ember Spirit. On the bottom lane naman, pinapressure na rin ni Nightfall yung Tier 1 Tower dito. So magkakaroon yata tayo ng trade, guys. Pati dito sa may top lane, nandun yung LC, taking down yung tower. So dalawang tower yung pinapressure dito ng Betboom. Pero mid lane yung nakuha.
nitong Gaming Gladiator. Pwede pang depensa itong Gaming Gladiator, yung bottom lane. Natulak na nila mid lane, may oras pa. Papunta naman sila doon, ewan ko lang kung aabot. Medyo malabo na yatang umabot, pero sabi ng Bedbomb, mawawala na yung Metamorph ko, out na muna. Nightfall, magpa-farm na lang muna ito. Yeah. Naging bata yung TV. And hindi na rin kasi nagpakita sa mapa dito yung Gaming Gladiators eh. Walang vision dun eh. Oho, and Quinn, patuloy lang yung paghabol dito kay GPK. Hindi niya talaga binibigyan to ng space. Yung Ember Spirit na makabawi. Kita-kita natin na in terms of network kung gaano kayaman yung Dragon Knight dito ni Quinn kumpara kung gaano kahirap naman itong Ember Spirit ni GPK. Almost sa... ano na rin yata, Midas si Quinn dito. So, ine-expect niya na kailangan niya mag-scale into late game. Yup. Carry. Yup, kailangan na kailangan. Kasi Bloodseeker TB matchup, automatic, laging TB favored matchup yan. Depende sa scenario, pero kung magiging right-clicker din yung DK with the Midas, ayan, mas mapapaganda yan for Gaming Gladiators. And sulit din kasi, panalo siya sa, ano, sa may mid lane. Binalagbag niya dito si GPK. So, kung kukuha siya ng Midas, magbe-bling dagger siya, hindi madedelay pa rin yung item timings dito ng DK. Siguro yun talaga mag... mapapaisip si GPK. Kung hindi ko kaya ginawa yung dive ko na yun, parang sobrang easy game na yata sa amin to eh. Pero, double damage, dinenay na lang dito ni Quinn. Dahil munti ka na yun, makuha dito ni GPK. Yun nga lang, nandito na si Celery. Dilapag niya yung tombstone, GPK, sobrang daming slow. Grabe, munti ka na. Kung may stun pa ulit yung DK doon, pwede mamatay si GPK. And also, hindi lang nakaabot yata yung techies. Yeah, medyo malayo-layo pa dito si Tofu. Pero ang ganda nun, pero ang ganda ng lapag ng tombstone doon. Pero agree ka ba dito, easy, dahil nagano siya, nag-dagger na muna. Imbis na mag-Midas itong Dragon Knight, parang gusto niya lumaban. Pero nga lang, nagbabalik tayo sa bakbakan. Celery, munti ka na naman. And Tofu, tumalun na. Okay, the blast up. Pati nandito na rin si Derecho. Gusto niya kumuha na ng kill kay Toronto Tokyo. Mapapatay naman nila yan. With the rotation ng kanilang carry. Yep. To answer your question, Boss Alof, feeling ko mapapaganda rin yung blink dagger dito. Kanina medyo greedy na okay, useful din naman. Pero kung magbe-blink, nakita kasi natin ngayon yung tempo eh, patayan so far. Mm-hmm. After ng laning stage, puro patayan tayo sa may mid lane eh. So kung makakapag-blink dagger dito si Quinn, eh mas marami silang masisecure dito ng mga pick-offs, na objectives. So mas mapapadali yung team fight dito ng Gaming Gladiators. Eh same lang din naman kung magma-Midas ka, AFK ka, eh maano maging active ka na lang, mag-participate ka dito sa mga team fight with your blink dagger. Pero sana no, medyo magsama-sama na sila kasi kung nag-blink dagger yung DK diyan, tapos parang magiging passive pa rin sila diyan. Parang okay kung nag-Midas na lang siya. Yep. Ayun na. Katulad yan to, medyo masarap yung buhay nung LC sa may top lane, pwede nilang i-try or kaya yung Terror Blade sa may bottom lane. Mm-hmm. I know, meron siyang blink dagger na, pero again... Magma-Midas pa rin nata eh. Magma-Midas pa rin siya. Nararamdaman naman niya na kailangan din talaga niya mag-skill sa late game. Kailangan dalawa silang right-clicker, nung Bloodseeker, or else, ma-out-carry sila dito nito si Nightfall sa kanyang Terror Blade. Mahirap din talaga, pabayaan yung Bloodseeker alone to take down this Terror Blade. Take note, may LC pa yung Bedbomb. So, more dual damage. Parang dalawang carry na rin meron dito yung side ng Bedbomb. Mayama din yung LC. So, Beastmaster, di mo naman nasaan romiclick yan late game. Okay, so... Pero kumuha ng stacks na yata yung Beastmaster dito. Sobrang yaman na rin. Ayun! Itong si Ace. Do you think dun siya sa may path ng Aghanim's build or do sa ano Dominator? Pero parang delikado yata si Quinn dito sa may middle lane. Glimpse back plus the first dual damage on Pure. Sabay kuha dito ng objective. Isipin mo, sila yung meron dito blink dagger DK, pero sila yung naunahan. Nagsama-sama kagad yung Bedbomb dito. Yeah, hindi nila napapakinabangan dito yung blink dagger pickup ni Quinn. Actually, siya pa yung namamatay, which is nanalo siya sa may middle lane, pero hindi nag-i-snowball. Oh. Dito pero, yung DK. Sorry, I'm late. Sabi rito dahil nakakuha na yung mga stacks. Lang. Na dapat ay sa kanila. Ano kaya? Di pa kasi nakiklik dito yung Beastmaster eh. No? Nakita mo ba kung ano yung item na dito ng Wala, Beastmaster? Wala, di pa eh. Hindi ko pa rin napapansin. Pero siguro... Oh, roar! Ginamit na nga po rito. Ito na yung Blink Dagger. Yan na. So, dalawang yung support yata. Yung kanilang makukuha rito, Bedbomb. Ayan na nga, double kill para dito kay Tofu. Now. Masyado na ata nag-overextend doon yung, yung side ng Bedbomb. Wala yung LC doon eh. Doon sa may top lane eh. And then take note, ano yun ah? Triangle ng Gaming Gladiators. May Beastmaster din sila dito. So lamang sa vision, may tombstone din.
And hindi fully equipped doon yung side ng Betbum. Wala rin money yung TV. Just in case na makapalag nga sila dito. So, feeling ko ang awkward ng team fight na yun for Betbum. Pero... Sobrang late lang nila talaga nag-react na mag-back na lang muna. Dahil dumating na rin yung DK na pinatay nila sa may middling kanina eh. Oo, so, doon nakita na natin yung unang blink dagger. Sabay stun. Itong si Queen. Gumana naman. Ayun. Effective naman yung blink. Yung blink pickup dito ni, ano, ni Queen. Ayun yung inasa natin kanina, yung pa-pickup pa lang ng blink. Yan na, kinlik na. Aganim Scepter. Ayun. So, iba yung build dito ni Ace. Mas maganda yan, kumpara natin sa mag-dominator ka siya kasi mayroong enchantress naman din talaga itong Betbum. Yep. So, kailangan niya pang i-rush talaga yung Overlord nun kung gusto niya talagang gumana yung kanyang mga alaga-alaga technique na ganyan. Pero mukhang nag-smoke dito itong Gaming Gladiator. Saan sila patungo? Bottom lane. Medyo malayo na. Yung Terror Blade dito, guys, pure naman going for Blink Dagger after ng kanyang Blade Mail. Which is, I think, okay, sige. Against Bloodseeker, kailangan mong ma-burst. Sino ba? Parang hirap din kung Bloodseeker uunahin mo. Pero siya yung may damage eh. Kapag may Blade Mail ka, madaling patayin to eh. Para kahit sino yata yung duel niya, as long na nandun yung Terror Blade, may follow-up damage, kaya nilang pumatay. Pero Aghanim Scepter na for this Beastmaster. Mukhang ito na yung timing ng Gaming Gladiator para sila yung magsama-sama dito, guys. And GPK, binabalak siyang istanin itong si Queen pero may glimpse back, guys. And makakaligtas itong si GPK, tinatakot lang pala siya doon. And nag-smoke itong Gaming Gladiator. Saan sila patungo? Doon sa may top lane, na-scan nila itong Ember Spirit pero mabibreak yata yung kanilang smoke. Celery, nagpakita na. So alam ni GPK na naka-smoke dito itong Gaming Gladiator. Eh, nag-TPO siya dyan. Yun nga lang, Toronto, Tokyo. Siya yung piniping dito. Naghahanap pa rin itong Gaming Gladiator. Hop. Nice pata na nila si Quinn. May maganda silang vision dyan sa may cliff. And pure, ganun din. Nakita nun sa may top lane. So, bulilyaso yung plano rito ng Gaming Gladiator. Wala silang nahuli. Feeling ko, ano eh, nahagip ng konti ng vision sa may middle lane yung smoke. Hindi entirely nakita yung mga hero nag-smoke. Pero may animation dun na... Ewan ko kasi gabi eh. Oh, nagkamali yata sila dito. Yun lang. Parang ipagka-duel na glimpse back pero patay pa rin naman si Queen. Okay lang. Oo, andun naman yung damage sila dito. Yun ang nga lang, dun, wala nga lang winner chicken dinner pero save! Nila right click niya rin si Drycho. Wala siya pakialam sa ginagawa rito ngayon ng Bloodseeker. And mati-takedown pa nila. Yung Tombstone, sabay glimpse back dito kay Celery, pero namatay si Save. Yun nga lang kapalit si Celery. Next target will be itong si Ace. Ace, pinap na yung kanyang roar dito. Sabay lumalaban siya dahil sa kanyang Aghanim Scepter na dumadamage kay Nightfall. Yun nga lang, mayroon Sander yan ha. Kailangan mag-ingat dito ni Ace. Bubak siya ng back ng konti. And makakaligtas. And Manta style na rin dito yung Terrorblade. Ready na lumaban to. Meanwhile, yung Bloodseeker, doon pa rin sa recovery stage eh. Speaking of Bloodseeker, ito. Makita, doon daming bomba oh! Nakakatakot yun ah! Daming etchas, munti ka na matapakan! Ay, parang sa nangyayari ngayon, pumapabor sa Betbum yung game number 1 natin. Medyo chill kasi wala pa 20 minutes, wala pa rin tayong F10 game. Medyo chill pero nakikita natin mga players dito eh, hayok na hayok makapitas. Oy! Masyadong maingat lang talaga yung mga players natin dito. Pero lumalamang yung Betbum so far sa mga nagiging trades kahit na 7 kills pa lang sila. Look at the net worth, mas mayaman yung TB against Bloodseeker and that's the most important thing sa ngayon, yung carry matchup. Ayun pero yung... another dual damage para dito kay Pure, getting the kill dito kay Celery. Dual damage yun. And yun yung iniipon dito ni Pure. Napaka-importante na mataas yung kanya maging dual damage mamaya dyan. Kailangan din niya talaga na every time na makaka-duel siya is makakuha siya ng kill dyan. Kailangan na kailangan yan. Total, yung DK going right click nga dito si Queen. So, kailangan na katulong din ng Terror Blade. And para maging effective yung LC, go for the dual damage. Para kahit sinong i-duel mo dito, easy peasy lang. Especially in techies. Sobrang annoying na ito eh. Oo. Lagi yung problema rito ng Gaming Gladiator, easy yung network neto si Beastmaster, pati nung Dragonite, parang hindi natin nararamdaman kasi parang may liability sila na carry. Yep. Itong Bloodseeker na... Sino pa mapapatay niya rito? Parang ganun eh. Kahit nakita natin eh, rapture niya si Save, nakipaglabanan, wala, no, ano pa rin siya eh.
No choice pa rin siya kundi magback eh. Ayan na naman oh, maduduel siya dyan. Ako po, Trycho, mamamatay na naman po siya. Pero okay lang daw, dahil nagkaro siya naman. Yep. Itong Gaming Gladiator. Pero katulad ng pinag-uusapan natin kanina boss alo, dun sa draft, eh yung characteristics ni Nightfall, pati ni Diracho, kapag hard game, hirap si Diracho eh. And that Russian kill, syempre brought us by Vortex for your next PC upgrade. Go Vortex! Pero again, sabi naman dito ng Gaming Gladiator, bakit kasi si Diracho tinitingnan nyo? Hindi naman siya ang aming tunay na carry. Kung hindi, ito. Hindi si guys. Ace, pati yung DK namin, si Queen. Alan yung carry namin yan. Binubulag lang namin kayo na napapatay nyo ang aming carry. Pero, oh, the glimpse back on Tofu. Tofu, oy, inultihan na kagad siya rito ni Disruptor. Pero biglang dumating si Ace. Delegado ngayon din si Toronto Tokyo. Baka maror siya. Kaya tumatakbo ng isang mabilisan yung Disruptor at hindi naman siya maaabutan. Okay na daw yon Pure. Gusto niyang kumuha ng dual damage dito sana kay Celery. Yun nga lang, nakatakbo. And pinabalak siyang balikan. Dahil papunta naman na yung Gaming Gladiator dito sa may taas. Yung sa pinag-uusapan natin kanina, Boss Alon, na nagiging liability itong Bloodseeker. So far, ito nga talaga nakikita natin. Entire 4v5, feeling ko sa ngayon, understandable na parang kailangan late na dumating yung Bloodseeker every team fight. Make sure na convenient yung team fight para sa kanya. Kasi sa kanya hirap lumaban eh. Wala siya gano'ng damage, hindi niya kahit TB, mas mayaman yung TB sa kanya. So aasa muna talaga siya dito sa space na pwede ma-provide nila Queen and nila Ace. Mm-hmm. Diba? So nagkabaliktad na yung mapa natin guys. Doon sa may bottom lane, Bet Boom. Yung tumitake niyan, sa may top lane naman Triangle. Gaming Gladiator, yung kumukuha, pero sobrang yaman pa rin talaga dito ni Nightfall. Yun nga lang, kung merong Bloodseeker sa kabila, merong Ember Spirit naman on the side of Bet Boom. Pero at least yung Ember Spirit kasi, alam natin yan, na malaki pa rin yung impact with the slight of a Searing Chain kumpara sa Bloodseeker na Rapture na lang yung magagawa mo. Yes. At wala ka ng ibang magagawa, Bloodrite na lang, no? Yup, mas malaki yung may offer dito ni GPK kasi hindi niya kailangan ng sobrang daming items. Levels ang kailangan niya, that Maelstrom, okay na siya eh. And I think yung sagot, ang sasagutin lang naman niya rito yung mga backlines dito ng Gaming Gladiator. Importante, importante makuha mo dito. Siguro yung undying muna, hanapin mo undying, make sure na hindi siya makapag-lagay ng tombstone. Kung saan na napunta yung si Drycho rito, grabe yung heatmap niya guys. Oh. Balik na rin ang damit. Naliligaw. And GPK going for BKB after ng kanyang Maelstrom. Celery naman, meron siya dito ng Solar Crest. Negating some physical damage dito, coming from Terror Blade. Buti di ko kanina kinlip yung ano. Ano yan? Sana ngayon, kabado. Magka-Gaming Gladiator ka pala? Oo, buti di ko kinlip. Okay na, sure win na. Hindi yan. Ay, close match pa rin, close match pa rin mga boss. Feeling ko Nightfall yung kailangan niya rito after ng kanyang Scaldi, Butterfly na eh. Tapos na Dota, pag nag-Butterfly siya eh. Ganda na Butterfly. And also, maganda sagot tong Scaldi na to do sa nagiging heal nitong si Beastmaster sa kanya Drums of Sloam, no? Yep. Or pwede rin Silver Edge, Crystallis into Silver Edge. Napakaganda ng Silver Edge dito. Pwede. As long na da-damage na yung susunod niyang item kasi puro na siya dito defensive. Puro stats. Yep. And damage na yung kukulangin kung sakasakali. Ang kukunat din talaga ng mga heroes dito ng Gaming Gladiator. Eh. Kailangan nila mapunit ka agad yan. Or else, pag mga long team fight, Bloodseeker kalaban mo. Uy! Uy! Then, pumakatok na sa pintuan. Itong Gaming Gladiator, tingnan natin Ace. Sa iyong harap dito, may Age of Immortal pa yan. 1 minute before mag-expire. Glimpse back, kakamitin, tinutusok-tusok. Save. Siya na yung babanatan, in-stun na kagad siya rito pero may ultimate yung Disruptor. Kaya pala nilipatay si Ace dito ang kunat nung Beastmaster guys. And hindi natatakot. Itong sign ng Gaming Gladiator and yung tower nila mukhang mababasa. Kailangan na mag-TP ngayon. Uy, nag-glimpse. And glimpse back again. Okay, may Pabis, may heal. Mabuhay pa yata pero Age of Immortal yan. Round 2, team fight. Tingnan natin, Nightfall na Rapture. Mukhang mapapa-out na lang yata. Glimpse back again. Op! Glimpse back! Ayan na nga, kinamit na naman dito at magbabalik na naman labanan. Niwabot yung Roar! Na ano siya dun, yung Sander. Sabay namatay doon si Ace, takbuhan na! Bahala na kung sino yung matira dyan! Mamamatay na yata lahat to! Ay, Celery! Tutumba rin yung double kill barrel nito kay Pure. Ang messy ng teamfight ng Gaming Gladiators. Isipin mo, apat silang
tumutulak doon sa may bottom lane, yung Bloodseeker nasa middle lane. Mm-hmm. Nung namatay yung Beastmaster, doon lang nagpakita yung Bloodseeker sa may bottom lane. And aside from that, ito nga, yung glimpse ni Toronto Tokyo. Mahirap talaga mag-out eh. Pag ganyan eh. Ito, makikita natin dito. Ito yung unang buhay nung Beastmaster. And alam ko, na-rapture si Nightfall dyan eh. Ayan, pinaubos niya yung buhay niya. Ito naman. Hige, paubos ko yung buhay ko ha. Okay, glimpse back mo to. Sa Sander ko. Kaya pagka glimpse back, tutok Sander, pak, ubos ang buhay. Sheesh! Pakas na rin sana yung Roro. Pero ito naman, hindi natin nararamdaman yung Bloodseeker so far, guys. Apat na nga lang gumagalaw sa Gaming Gladiators eh. Kahit wala yung Bloodseeker, gumagalaw na dito yung GG. Parang kailangan niya rito ng BKB, Dagger, Aghanim Scepter for Bloodseeker kung gusto niyang i-manfight yung mga heroes dito ng Bedboom. Hindi niya kayang tayuan to eh. Yung lalapit ka pa lang, bawas-bawas ka na sigurado eh. Oo, pero baka nga hindi ka makalapit kasi may slight of Searing Chain, mga ganun-ganun lang eh. On top of those items pa, Bosolo, kailangan na kailangan pa rin nata ng Linkens. Yun. Tingin ko ang daming kailangan ng Bloodseeker sa laro na to eh. Kaya parang hindi siya nagiging effective eh. Kung gumana siya siguro sa lane, kung maganda yung naging start dito ng Bloodseeker, pwede kasi mag-snowball eh. Mm-hmm. Yung lineup ng GG, nakita natin kanina, apat nga lang sila tumutulak eh. What if naging owning yung Bloodseeker early on? Pero iba yung nakikita natin sa ngayon eh. Completely different Bloodseeker. Masyado magaling mag-lane itong si Pure. Oo. Na-unlock talaga nila itong player na to. Ito yung nag-step up sa side ng Bedboom kung saan. Ngayon, nakikita natin, sobrang lakas nila. Dalawang lane na ipanalo palagi eh. Panalo yung lane dito ni Nightfall for sure. Kasi mga farming heroes lang naman yung gagamitin yan. And then, may secure ka pa na lane ngayon doon sa may off lane mo. So, si GPK kahit na nagpa-first blood dyan, babawi. Okay lang kasi lamang na yung dalawang kagad niya eh. Side lanes niya eh. Yep. Sobrang dali ng Dota pag ganito. Andali, kahit na matalo ka sa lane. Kahit saan ka gumang, alam mo nga, ano eh, lamang yung side lanes mo eh. So, may pressure kasi ni Pure, lagi yung kanyang mga katapat na carries kahit nung laban nila sa PSG LGD, kung natatandaan nyo, yung pressure niya kay Shiro, ganun yung ginagawa niya rin dito. Sa lane pa lang, talagang binubulas niya lang, siguro mas okay kung pipili yung Gaming Gladiator dito na yung mga Naga, yung mga nakakabawi kagad sa mga jungle. Pero ito yung magiging problema ng Bedboom. Speaking of bawi, hindi nila mababawian sa Tier 2 kasi mababasagan dito yung Bedboom ng Tier 2 top lane. And si Ace Queen Celery na naman yung magkakasama dito. Walang Bloodseeker ano na naman. Ano na to? Nape-pressure na to. Kumbaga gusto na nilang itry na mag-push o mag-split push dito kasi yung timing nila talagang kumakawala na sa kanilang kamay. Yep. Kailangan na nilang gumawa ng paraan. Ma-force na mapatay at least siguro natin dito yung Terror Blade. Baka tumagal pa or makapitas tayo. Ito na yung kanilang gagawin. Lumaban sila ng mga 4v5. Mga ganun na siguro iniisip dito ng Gaming Gladiator. Kaya naman nila mang burst eh. For sure. Kaya mang burst. May damage naman sila. Mayaman. Dito yung DK. Mayaman din si Ace. May Aegis din sila on top of that. So, sa damage, wala naman sigurong issue. Magkakaroon lang ng issue kung 5v4 yung magiging teamfight natin dito. Doon kayo ma-out damage. May TB yung kabila. Yung carry namin nagfa-farm. Pero understandable to para kay Dirache. Recovery stage pa rin kasi yung Bloodseeker eh. Kita mo naman, no? LC mag nullifier. Okay. Nullifier, pantanggal ng okay. Lahat. Lahat. Ang dahil mga gawa niya. Mga four-stop, mga ganyan-ganyan. Sige. Yan, talagang kung sino man nanali fire mo burst nila. Ako po, nakita nila din si Ace. Light up is Searing Chain again. Okay lang na pumronta yan. Makunat naman itong Beastmaster. Pero ang tanong, iduduel ba? Ang tapang! Dinuel na nga nila dito. And mapaburst nila si Ace. Sabay takbuhan na ito. Wala na sila magagawa. And Queen Delegado rin dito. Ayan na yung javelin throw na ito si Zane. Pinagtutusok sila dito para fishball. And Celery. Mwah! Kain ka muna, boss. Yun lang. Masyadong tumapang si Ace doon. Forget na Crimson, no? Ayun ang problema ngayon. Oh. Easy. Hindi naman pwede sabihin natin na bakit kasi yung maharap? Eh, sino aharap? Yes, walang aharap sa kanila. Yun na talaga yun. Sino? Ang tanong na lang ngayon, sino mang sisave? Wala rin mang sisave. Walang save. Para kailangan niya ata rito ng shard nitong si Undying. Yes. Para at least yun sa Grabanalay. Yup. Kasi kung yung pinakamakulat na hero, yung dinuwal na ganun at na-burst nila,
What more kung mga Bloodseeker yung mahuli? Yep. Diyos ko po. Tingnan natin ang ita Bloodseeker dun eh. Okay na, sure win na. Sure win na. Sabi ko naman sa inyo, gusto ko lang payamanin sa bayan ng Pilipino. Kung ano-ano pa kasi pinag-iisip nyo sa akin. Yung kahapon, admin ko lang yun. Gusto nilang makatulong eh, no? Oo. Negative na naman ako nito ah. Araw-araw ah. Shout out sa mga ano dyan ha, betflores natin dyan. Oo. Bet responsibly mga idol. Uy. Ano to? Biglang may ganto. And again, eto, mukhang magta-try na naman yung gaming gladiator. Sabi nila, talaga kailangan na natin kumuha ng paraan. Ge, smoke na lang tayo rito. Dalawa pa lang item ng Bloodseeker nyo, no? PKB sa Mjolnir. Wait, hanggang ngayon ba wala pa rin shards yung undying? Yung Tormentor ba lagi nakukuha dito ng Betbomb? Parang hindi kasi nakita ng cameraman natin eh. Pero feel ko, yung Betbomb yung ano eh. Nakakuha din ng isang Tormentor, feeling ko eh. Hmm, sila rin, sila rin. Ano sila sa may bottom na yung tumutula kanina eh. So feeling ko, yun nga yung nangyari dito. Oh, ito na, magkakakita na naman dito. May vision advantage sana itong Gaming Gladiator kasi may hawk sila ha. Pero hindi rin takot yung ano eh, Betbomb na Gumera dito sa may bottom link. Sino ba magiging dapat target dito ngayon ng Gaming Gladiator? Dapat nila maging target dito. No other than the Disruptor. Kailangan Disruptor muna dun sa bagay. Yep. Ang hirap eh, no? Parang lahat yung mag-glimpse back or makapag-ultimate siya. Pero sabi nila, Ever Spirit daw! Ayan, may BKB, okay na. Anor! Nakapag-out lang doon sa Presti attack nito. Si ano, Pure! Ooh. And ito na naman, no? Pwede nang i-duel yata yan. Alipire, ginamit na. Ayan na naman yung glimpse back dito kay Ace. Ayaw na i-duel. Ginamit doon sa may undying. Sa may pasok si GPK! Pasok! Sa commission yata ito mga sir! Pero lang lalabas si Trichu ha! Nagkalit pa! Si Trichu rito, triple kill! On Bloodseeker! Tama ka naman si Nightfall! Pero yung illusion mo, tigal lang mapatay si Trichu! Sabi ko sa iyo, Gaming Gladiator to! Napabos pa! Ano ba sinasabi yung Betbomb? Ubos ang Betbomb! Ay, naka! Grabe nga yun for the side of Gaming Gladiators! Nagsimula yung tipe natin, sobrang awkward na ito! Kaya nga, ayan, ito, feeling ko pagkakamali ni Pure to eh. Ang inunan niya yung undying eh. Yung undying! Kaya niya sanang i-burst to eh. Kung yan si Ace sana oh. Si Ace okay, pero si Queen dito parang pre-hit eh. Feeling ko mas ano maganda ito kung... No? Pero sino diba damage dito? Si Diracho, kung Facebook si Diracho siguro yung dinuwel niya. Oo, oh, Diracho tsaka si Queen. Feeling ko ang pinaka-best duel target dito si ano eh. Yan, si Diracho or si Queen pag nagpakita. Pero si Queen negative, may BKB, di mo magagamit yung mga blade mail mo. So, doon nga kay Diracho. Nag-crush pa yung PC. Oh. Woo! Sabi diba? Yan, kaya kailangan nyo! Aba niya, buti na lang nanalo kami doon sa clash na yun. Masisisi na ako. We would like to think na sana. Pero grabe, 25 HP, nabuhay yung Bloodseeker. Ayo. Munting na yun, isang palo na lang ng ano yun eh, ng reflection ni... Hindi pinansin yung DK, no? Oo, oh, yun. Normal-normal din si, ano, si Nightfall dito. And hindi ko sure ha, ba't parang ang tagal ng BKB duration dito ni Queen? Feeling ko mga 8 seconds pa ata yung BKB duration may dito. May shard na ba siya, no? Si Undying? Kasi kung may shard na siya, talagang siya yung magiging puntirya. Meron na, meron na. Ito. Ayun, kaya siya yung pinuntirya talaga ni Pure dito. Ah, sa bagay, okay. Pero kung siya yung puntirya ni Pure, sino dapat mag-check dito ngayon kay Bloodseeker? Kasi kailangan may mag-check pa rin yan. Mag-check sa Bloodseeker siguro, anuhin mo. Controlin mo ng Enchantress para ma-force yung BKB o kaya i-kulong mo sa field ng Disruptor. Kasi nakauna sila dun eh, di ba? Napatay kagad nila yung Beastmaster, pati ito si Celery. Real quick lang naman, ito na nga problema, Busalo. Kulang din kasi sa disable yung Betbomb. Duel lang kasi parang pinaka-main disable nila dito, yung placering chains eh. Mm-hmm. And I think Enchantress din, kailangan niya medyo gumanda yung position ni Save. Yep. Parang dalawang nila normal sila dun ng DK, may dikit-dikit siya kaya na eh. May Terror Blade eh, so na-splash damage siya ng Dragon dito ni Queen eh. Na-wipe out nga talaga. Pasok! Sabi ko sa inyo eh. Pasok ata sa over to. Bang! Ang sakit ah. Uy, malapit na. Tamama yung tinayan ko na over 41 kills. 41 kills! Unti na lang. Oh, unti na. Ilan na ba yan? Ano na yan? 29! Unti na lang. Ano na tayo? Lagpas na tayo kalahati ng kota. Meron tayo duration, di ba? Over 38 ba? 38 ba? 39. Over 39 yata. 39. Pasok din yan. Sigurado yan. Tatagal pa to. Okay ko, medyo tatagal pa to. Dahil mayaman din yung Terribly dito. Nanalo lang yung GG last team fight pero mayaman yung TB. Feeling ko kailangan na ng Betbomb dito. Iwas ano na. Sabi nga na term ng viewer natin na nakaraan, iwas lande.
Yun. Diba? Maharot daw kasi Betboom kapag lamang eh. Oo, inaharot din eh. Oo. Okay. So ngayon, medyo mag-chill lang sila dyan. I think ito si Nightfall. Ayun. Okay, magdadagdag siya ng item muna. Silver Edge. Mm-hmm. Na napakaganda niyan against sa Bloodseeker para mawalan nga talaga siya ng attack speed. And doon sa DK, tanggal kunat sa DK. Plus, ito sa ano sa Beastmaster, tanggal attack speed yan. So, and Shards, meron na rito ito si Tofu. So, parang kahit sino ma-duel niya dito ng LC, lalagyan lang ng ano ah. Taser. Taser. Oo. Oh. Pasok yan. Pasok yan. May damage na. May disarm pa. True. So, good sa good siya. Ito yung smoke lane ng Gaming Gladiator. Susulitin nila ngayon yung Aegis. Meron din silang cheese. Available na yung Agonim Scepter na Bloodseeker. So, kung tutusin ngayon, ito na yung pinakamagandang kondisyon ng Gaming Gladiators na mag-i-start sila ng team fight. Oo, sila pero, yung mauna, no? Yup. Kaso so, nga lang, Betboom dito, maganda yung positioning nila dito. Alam nila, nakakaramdam. Wala nagpapakita. Mm. Okay, guys. Dito muna tayo. May Aegis yan. May gagawin yan. Mm. So, mag-i-easy lang muna. Itong Betboom. Pero Ace, nagpakita na sa may bottom lane going for BKB. Yung kanya susunod na item, ito, pinap na yung dragon form dito nito si Queen na meron na ring overwhelming blink dagger. Oh, ganda ng ano ah. Ward spot dun ng Gaming Gladiator. Sana mutal muna ng puno bago ilagay yung ward. Okay. Mahirap i-deward yung ganyan. Unexpected yan para dito sa ano sa bed. Ano dagdag kay ano kay Bloodseeker kasi Aghanim's. Ano lang kanina siya eh, BKB saka ano lang yun eh. BKB Mjolnir Aghanim's. Aghanim's na. Yup. Ayun na, may blood mist na siya dito. Yup. Ngayon niya pwedeng ano, maipagsuntukan sa TV. Mm-hmm. May blood mist kay. So para kang may mini regens at the same time para sa Bloodseeker eh. Si Queen dito, yaman din, overwhelming. Mataas din right click damage niya. Andiyan yung Mjolnir, so may attack speed siya. Mm-hmm. May capability siya na pumronta. Tulad nito, siya yung pumronta. Okay, duel mo ako anytime. May Aegis ako, walang problema. Oo, pili ka. Eh, sobrang taas din ang buhay niya. Kita nyo, ilang guhit yung sa buhay niyan. Oo. Ay, kaso masakit ah. Uy! Aray! Garyan! Pak! Uy! Glimpse! Uy! Glimpse back! Munti ka na to! Kayang patayin! Ganun-ganun lang ginawa, no? Kinakay ay! Pero tumalun na kaagad! Oh, GPK! Anong ginagawa mo? Nakapag-out naman siya dyan. Ito na naman yung javelin throw. And grab an ally lang. Ginawa to counter itong duel. Nagbukang tanga. Ito si Pure BB na may OO. Ang nangyari, mga sir. And ito na nga. Magpupush na. Sinabi na natin yun eh, grabe na alay, gagawin at gagawin lang yan eh, ayun o. Humarot. Humarot ang Betboom, sabi, mga tropa. Sabi ni Celery dito kasi ilalim ko. Oo. Diyan ka muna, pero hop, slide up yung Siren Jane again. Tingnan natin, save siya na lang yung tumadamage muna ngayon. Buhay pa si Queen. Papasok ba? Pinasok na nga. Nakapag-BKB ba to? Makakapag-Sunder ba? Sinunder yung kakampi. Sa sobrang taranta, Nightfall, lalaban na lang yata. GPK, delegado rin dito. Kailangan niya mag-out. Pero pinabasag na sila dito ng Gaming Gladiator. Ito na yung Rax. Tumalo na naman si Queen. Walang katakot-takot. Bakit akong matatakot? Grabe. Grabe yung ano dito. Sheesh! Regardless is of Bloodseeker, ang ganda ng performance na itong apat. Uh-huh. Parang may damage naman sana eh. Pero bigla na lang kinukulang. Oo. Oh, sakit nga rin ang kidlat dito. Double me, ano, Mjolnir. Yep, masay. Okay, ito na naman slide up yung Siren Chain. Talagang yung pressure. Dinire-diretso na ng Gaming Gladiator. Pero may mag-glimpse back dito. For sure. Nilabas na yung Tombstone. Poprotectahan ba yan? Binabasa guys. I-heal yan na konti. Ayan na nga na-heal. Nasaan na yung glimpse back? Nag-aabang tayo rito. Yung Bloodseeker yata ay matadali pero nakapag-cheese. Oy, ni Roar yung dinuduel. Aray ko, best. Patay na naman dito si Pure. And yung javelin throw, hindi yata enough yung damage. Napatay naman nila si Queen. Wala nang Aegis of the Immortal yun. Pero ang tanong, meron ba silang damage dito sa Bloodseeker? Meron naman daw. Celery, next target. The new carry save. Saving the day for Betboom. And, pak! Pinira sa mukha. Oh pero my kahit God! Pero tatlo'y patay sa side ng Gaming Gladiator. Oo, kahit nakamo na matay dito si Save. Ang ganda na ginawa niya dito. So, parang mas ano ha, mas malaki yung impact dito ng Enchantress compared sa ano sa Terrorblade sa nakikita natin dito. Yung TV, hindi na natin gaano maramdaman kahit na may damage pa naman. Oo, sobrang laki kasi ng mga HP guys. Parang kailangan dito ng crit, may critical na doon sa ano eh, no? Oo. Silver Edge eh. Silver Edge, pero parang kulang eh. Nakikita natin dyan, ayan, error yung mukha. Save as si Pure. Pero yun, double damage. Para kay Drycho. Pero si Queen niya, pinatay niya yung sarili niya eh. Doon sa reflection dito nito si Nightfall. Ito yung dumadamage, yung Enchantress na lang, oh. Ah, pakat-pakat.
Feeling ko kaya nakukulangan din dito sa damage sa una yung bait bomb kasi doon nga sa BKBs ng Gaming Gladiators eh, hindi po tumatalab yung ano yung mga baon dito ng bait bomb. So ano ba gagawin? Kailangan aganims ng Disruptor. Ito, mag-aganims nga si Toronto Tokyo. Mauna sila with the aganims. Make sure na hindi makapag-BGB para if ever man maging awkward yung fight, eh, makakapag-sunder. Anytime yung TB, makakapalo yung Enchantress with the Impetus. Ay, madali na naman kung mauuna. Kaso nauna lagi yung gaming eh. No? Ang tapang di kasi ni Quinn. Talagang lahat. Lahat, every time yata na cooldown yung blink dagger niya, biblinkin eh. Palong-balo eh. Pag may nakita, oh, blink in. Instant 250 guys. Bakapan nyo na lang ako. Pag ganun eh, pag may tiwala sa kakampi mo, biblingin ka, biblingin anytime eh. Alam nyo eh, makunat ako, makunat mukha ako. Oo. Sige, paluwapan nyo na lang ako. Kung ibigay sa akin lahat, edi at least natanggap ko. Kayo na tumapos. And satanic daw, sabi dito ni Nightfall. Agree ka ba dyan? Kailangan nyo magtagal sa teamfight eh. Ilang beses siyang ano eh. Ilang beses siyang namamatay lang sa teamfight na walang alaban-laban eh. So feeling ko okay dito yung satanic. Pero kailangan din ng isa pang damage item. Gusto ko sana yung Butterfly. Butterfly sana. Oo, no? More damage. Pero sa nakikita natin ngayon, after na itong satanic, feeling ko mapapakuha ka na naman ng ano ba, Repressure? Or Aghanims? Feeling ko Repressure pa rin eh. Kailangan ng double BKB. Hindi siya makalapit kanina. Kasi si Quinn, pasok ng pasok. Pwede yata ang mangyari. Sila yung mauna. Yung mayroong Aghanims tapos naka... yung Tagger. Sweeblink. Sweeblink. Pero ito na, yung sagot sa kahirapan. Aghanims ng Disruptor. Mm-hmm. Ito, hindi na rin sila makapag-BKB birito. Oo. Kaso magagrab na nalay yata ito ng Undying. Pag ito hindi kinaya, ewan ko. Pero kailangan maano, mapasok sa Static Storm dito yung Undying. Pag hindi napasok sa Static Storm dito yung Undying, mamawang problema dito yung side ng bait bomb. Sobrang ano, sobrang weird ng teamfight nito para sa anila. Isipin mo, duduwilan si Pure yung kaisa-isang sure disable nila dito. Kina-counter lang ng Aghanims shards dito ng Undying. Yun nga, iba. Diba? Badrip yung Gravanalay na yun eh. Dito natin siya ma-appreciate eh, yung Gravanalay na yun. Para siyang mini Aghanim Scepter ng Phoenix Egg. Oo, parang ganun. Pero hindi ka mag-regen, siyempre. Doon ka lang. Ay, mag-regen ka, pero hindi yung puno ka agad yung buhay mo. Oo. Pero at least, nandun ka sa loob. Safe na safe ka. Dito ka sa ilalim ko, sabi ni Celery. Pahinga ka muna dyan, anak. Pag itong bait bomb, di kinaya teamfight dito kahit may Aghanims. Yung Disruptor, kahit na mauna sila sa teamfight, sabi hindi kinaya for sure. Gaming Gladiators ng game number 1 natin. Oh, pero pasok na yung ano natin ha, 39 minutes. Oh, pasok na. Over, easy, sabi ko sa inyo. Malapit na. Malapit na rin yung sa akin dito. Oh, 36. 36 mm-hmm. na. Pero 5K, kalamangan dito ng Gaming Gladiator din na natin. Ano mangyayari? Ito si Roshan, nandito na sa may bottom lane. Yung Tekis, ang lakas din ng impact dito eh. Pag aganim siya siguro si Ito. Ay, hindi. Wala pang aganim si Topo. Mamaya, pag aganim pa yan. Talagang may area sila na ang sobrang lakas nila mag-defy. Pero ang layo ng iniikot ang bet mo, ma. Ang layo. At anticipated ba to ng Gaming Gladiator? Nandito manggagaling ang bet boom. Celery, pinap niya kanyang ultimate. Sorry, I'm late daw. Age of the Immortal, makukuha dito ni Dracia. Pati aganim scepter. Nakakuha na dito ng DK. Takbuhan na for bet boom. Or lalaban ba sila? Mukhang palaban ng mga kuya mo pero nasa may high grounds. Ito si Ace, tumalo na naman sa likuran. Ito si Quinn, kaso parang bali yata yung tinalunan na yan. And yung Gravanalay ginamit ako agad dito yung tombstone. Mapapasok yan. And si Nightfall, sumander, malalaban. Kaso nakaluntoy, namatay ka agad si Nightfall dito. Bitey, baka muna, atrasa na ito. Namatay na carry natin. And save, makakaligtas naman. Pero yung dalawang core nila, yung nabigyan dun. Oo. Walang problema doon, kahit na nagamit yung Rapture, kahit hindi pa ready side ng gaming Gladiators doon, may Aegis sila eh. Papalag yung Blink Initiation dito ni Quinn. Okay, napunta ngayon sa DK yung attention dito ng bait boom. Naglapag ngayon ng Static Storm, wala doon yung ibang heroes ng bait boom. So medyo layo. Team fight. Oh, ang layo. Ang layo kasi nung station na binabaan, pwede naman kagad siya kumaw kagad. Bakit naman napunta pa sa hill puyat? Ang layo nung iniikot, idol! Oo, nagiging ano din kasi ang dahil. Late na nga sila, tinuloy pa. Ayun, nabigyan guys, game 1, sabi ko sa inyo. Uy! Gaming Gladiator yata to. 38! Ayun! Okay, 39! 39 na! Ilan na tayo? 40? 41 na tayo ni. 41.5 ba tayo ni. 41.5, ito na, nag-buyback na ka dito. Kita mo si Pure, nandun sa may likuran, nag-aabang.
nang hindi natin alam kung ano ba inaabangan niya rito. Matalo na lang ba? O lalaban pa? Tatlo pa, tatlo. Tatlong kills. Hey, may tinanong lang agad ako po. Nakaamoy siya rito ni Quinn. Nag-antap nakita sa may stream. Oh my God, atrasa na ito. Bulilyaso plano. Yan lang. May ano, mamimigahan nata dito, yung side ng Beto. Yun lang na Mega Creeps pa nga. Oh, lasura, lasura. Papasok si Quinn. Oh, tinalo na naman nila dito. Pasok ng pasok yung DK. Wala siya pakialam. Saan nangyayari dito? Grabe yung undying, guys. The save, yun lang ang ginagawa, no? Parang andali pala mag-undying dito. Oo. Ayun ang trabaho mo, eh. Labas mo lang yung ano mo, no? Tombstone mo. Doon ka lang sa likod. Si Kuya, parang ano, nilalabas yung tombstone. Ako, nilalabas tombstone mo. No. Eh, wala. Kailangan ko makapanligtas dito, eh. Effective naman. Doon ka lang sa dulo. Kapag may na-duel, pag may na-FF, labas mo yung ano mo. Yan, sinasabi ko sa'yo. Isi, sinabi ko sa'yo, game on, bet, boom. Ayun na nga, ipaklik na sana ako, eh. Di mo kinlik. Ah, dinuel, mamamatay ito yata! Nakapag-rapture! Okay, napatay naman. Pero kailangan nila mag-out dahil may exam ni Immortal yan. Ni-roar na kagad dito ngayon na Jantress. Ay, delegado ito si Save. Naku po, mamamatay na nga yan. Ang killing si Paradio kay Drycho. Nandun yung gem. Pwede na kunin. Pinapatay siya ng mga little friends. Okay, ano na? Walang buyback yun, ha? 40 na. Dalawa na lang. Oh, sure na. Dalawa na lang. Oo, magkakabatayan muna yan before mag-GG. Oo. Eh, nag-GG agad. Hop! Ito na yung Rapture. JPK, Delegado. Mapag-out ba? Eh, tinanong ni Quinn. Kilala ko yan si Quinn, eh. Ayan, oh. Kilala ko yan. Mainit yan. Ayan na, oh. Ay, di ba na si Quinn? Yo. Yeah. Hindi na siya kumakamot. Ano na? Ayan na! Oh, sabi ko sa'yo, tinanong na ni Quinn yan. Mahuli, munti ka na. Lumas off itong si Tofu, pero hindi tumama. And kaya pa ba lumaban? Let's see, isang clash lang sa may Roshan doon sa may taas, no? Bumaliktad na yung game natin. Ganun katindi yun. Ayan na naman po yung tombstone. Hinarap lang. Oh, babasakin nyo ba yan? I-heal ko yan. Oh, hinil na. Sabay pinasok sila dito. Nabaita na ba sila sa tombstone, guys? GPK going down! Gabi was right. Ano pa yung sasabihin mo sa pub game? And eto na kayong Nightfall lumalaban. Pero ang tanong, may damage ba? Dumuel. Gusto patayin yung Bloodseeker. Kaya pa dito ni Pure? Kaya naman daw eh. Winner Chicken Dinner. Pero yung mga illusion dito. Ito si Quinn bumabasag lang sa may drone. And GG, itinawag na. Uh-huh. And game number one going to gaming. Gladiator! Palumpalumag laro yung Gigi! Comeback Israel! And panalo lahat ata ng tinayaan natin. Sa kabila! Siyempre. Panalo yung kabila! Hello! Di ba nagbibigay yung Game 1? Hello! Bibigay ka? Wala, wala kaming Game 1! Silip! Wala kaming Game 1, Bibi! Meron! Meron ba? Tinignan natin? May Game 1, Bibi ba kami dyan? Yung 45 yata yun eh. Yung over 45 kills. Hindi, kami 40, naman. 43 lang. 41. 41 yun. 45. Ali, 41 yung tinayaan. Tignan natin. 45 ba yan? Husgado lang. Kaltas sa kanila. Kaltas sa kanila yan. Oh, win yan. 41 lang. 41 lang. Oh, panalo. Ayan, oh. Minus 1. Di nga kayo tumayo, no? Siyempre. Palto nga. Mali pala ako. Basic. Sabi ko nga, kung may papanalo yung Gaming Gladiator Game 1, yung kasi mainit pa sila sa lower bracket. Yes. Saka ang ganda nung drop naman nila, sinabi naman namin yun, na Gaming Gladiator, kahit naka-bet boom kami, minus 1.5. Eh. Okay lang matalo ng Game 1. Masyado yatang napuri si Pure kanina. Oo nga eh. Tagal nyo kasi pinag-uusapan. Ganda naman talaga yung performance yun nung una. Oo. Yun lang, no? Tapos, pagdating sa Roshan. Pagkashard lang? Pagkashard niya, no? Yung nasa top lane yung naging ano eh. Yung naging turning point din dito ng ano. Yung gaming gladiators eh. Nabaliktad ang lahat. Pero based sa draft ba ng BB, paano ba dapat ang target distribution nila dito? Kasi nung sinasabi natin kanina na ang dapat naduduel is si Deracchio. Nasample lang tayo. Pag si Deracchio dinuel, may roar sa gilid. Nandiyan rin naman dito etong si Ace, yung Undying, nakakakulit dun sa may gilid. Paano ba dapat ang target distribution dito ng BB? Simulaan talaga nung nagka-shard yung Undying, yung medyo nakiba na. Binili niya yun. Malabong makuha nila yun kasi talagang dalawa yung shard na kinuha kaagad eh. Oo. And yun yung mahirap eh, pag may ganung naging factor na sa laro na kailangan mong targetin tuloy yung Undying ng duel mo dahil or else yun lang gagawin nun. Oo.
And take note, kasi kulang din kasi sa disable nga, yung side and backbone. Yung main disable nila, which is in dual, kailangan mo gamitin para sa position 5. So, open open. Kaya nung baka nag-BKB na, di ba nakita natin, nung BKB na rin doon sa may Roshan na yun, doon na nalo eh, kasi may BKB rin sila, hindi talaga sila makontrol. Kung ano yung mga gusto nilang gawin, nagagawa nila. Nakakapag-in-out sila. Yung DK pre-hit lang, tinitira yung... yung ano, yung di rin nakasunder din doon si Naipol eh. Sobrang malas ng GG. Isang teamfight, bumaliktad. 5K agad ang lamang ng GG. Isang teamfight lang talaga yun. Doon nayari itong Betboom. Pero yung draft ba ng GG, made talaga na pang ganun, pang comeback? Lamang sila doon sa, ano, sa drapan na dalawang support kaagad yung dinrap nila. And for Betboom, nakita na kaagad yung isang core. And aga. Nakapag-react si Gaming Gladiator, okay, Ember mid kayo, DK kami. So, after nung DK na yon, dahil Ember, parang open, blind pick na naman yung dalawa nila. Yung blind pick nila, Disruptor saka TB. Yeah. Ang sagot naman kaagad sa kabila, Beastmaster. So, talagang ano, hindi, kumbaga, na-pick nila yung Terrorblade na nakita ka napilian sila ng ano ng Beastmaster. Hindi na nakita nila yung offlane saka sila pumili ng carry. Yun ang yung nagkasagot. Ano eh, nagkalugian tayo dun sa may draft eh. Pero dun naman sa may tombstone ni Celery. Nakita natin ang dami naman ding right clickers eh. Pero sino ba dapat talaga ang huhuli sa tombstone? Kasi may times na nakikita ko TB na yung gumagawa ng solusyon sa tombstone eh. Dapat. Which is parang sayang na rin yung oras na ginugugol niya. Tombstone instead right clicking all those cores ng GG. Wala silang ano eh. Parang default na babasag talaga sa tombstone eh. So ang pinaka safest na babasag ng tombstone is yung TB kasi siya yung may Dragon Lance as well. Meron din siya meta, may task siya. Siya nga talaga. Pero sayang oras. Matagal sayang oras. Hini-heal up pa. Kapag mababasag tombstone, papasok bigla si Queen. Totoo. Diba? So, binibait lang nila yung tombstone din. And I think kung may ibang titira nun, baka yung Enchantress sana. Oh. Diba? Or hindi doon mag-uumpisa yung laban pero sobrang talino kasi ng Gaming Gladiator na nilalabag agad yung tombstone na hindi siya... Kumbaga, yung iba kasi pag nagka-clash, saka lang ilalapag kasi siyempre, babakal lang kayo. Pero sila, tumitake sila ng tower, nilalapag na kagad yun. And Betboom, na-force sila talaga na tumimpight eh. Mm-hmm. Nandun na sa harap mo eh. Titirahin mo na lang eh. Tapos ini-heal. Tapos magdadagger in yung DK. Mm-hmm. Talon ng talon yung DK. Hindi rin nila ma-burst. Wala sila talagang pang-burst doon. Iba-iba kasi ang nangyari kay Queen. Panalo kasi sa gitna eh. Mm-hmm. Paano ba dapat ang magiging pagbawi naman ni GPK ng katapat niya sa may mid na nilugmok niya? Ayun. 7 minutes pa lang. Wala ng Tori yun. Apaka-aga talagang pinalaya sa gitna si GPK. Mm-hmm. Parang siya nga yung nanghihila sa team niya sa net worth pa pa eh. Maganda naman sana yung performance niya eh. Kahit na DK versus Ember pa yung matchup eh. Kahit na siya yung mas naunang na-pick eh. Kumpara doon sa may DK. Mm-hmm. Doon lang talaga sa nasira yung mouse. Na, kung siya yung naunang first blood na yun, iba rin yung kwento nun. Yes. Baka hindi na nakahinga yung Gaming Gladiator doon na okay, may maagang blink dagger itong DK. Mm-hmm. Magunat. Pero kasi ano eh, ewan ko, biglang nasira yung mouse niya eh. Yun na nga. Nayari, 11 minutes lang, may dogger na si Queen. Poldong-poldo yan si GPK. Ewan ko, bawi ka na lang GPK sa game 2. Pero sino ba ang supreme player of the game nyo? Pwede ba apat? Yung si Queen ako. Ako si Queen ako, si Queen ako dyan. Medyo masyadong malupit yung performance ni Queen. Pero feeling ko, ang sasabihin dito yung undying eh. Celery. Feeling ko din, undying. Kasi undying, madami naman din talagang ginawa siya. Yun! Siya nga, 2, 6, and 16. Nagbago rin naman talaga yung game nung nakakuha siya ng shard eh. Ah, ganim shard, no? Ang OP. Celery nga ang ating supreme player of the game, brought to us by Red Bull Supreme. Trust your energy. Yan ang ating number one energy drink in the world. Kaya naman mag-purchase na kayo sa mga convenience stores near you. At game number 2, best of 5 to guys. Huwag pang hinaan ng loob kung natalo ng game 1. Saka game 2! Siyempre yung si Jules yung caster mamaya. Okay. So game 5. Hindi na natin kailangan sabihin yan. Alam na ng mga tao yan. Easy. Game 2, saan tayo dito? Sino naman ba ang tataya ngayon? Betboom tayo, Betboom tayo. Sige. Para sure yan. Sure na yan, Betboom ako dyan. Oh, yan. Taya mo na yan. Ilan ba yan? 79,300. Oh, sure ako. 300 lang. Putik yan. Safe lang, para makita ni Kuya Nick. 300 lang to, Kuya Nick, ha. Paki-record, guys. Paki-screenshot.
Isensyo kay Kuya Nikto, 300 lang binibet namin ha. Hindi kami bumibet na malaki. Oo, hindi kami tumataya ng 50K. Yan ha. Oh, eto, over-under. 300 lang ha. Over-under. Ayoko na dyan, bahala ko na dyan. Easy, san tayo dito? Over yan. Yan. San tayo? Duration? Over 40. Duration of kills? Duration muna, over okay. 40. Eh, hindi, 39 lang, over 39. Ayun. Pwede na, pwede na yung odds. 1.80, pwede na yun. 300 sa game winner. Dito nagtodo. galing na. Kailang. Galing nga. Pang screenshots lang. pang screenshots lang. Okay. Sana maganda-ganda lang mga maging drop ngayon ng ano ng Gaming Gladiator. Ay, ng Betboom. Ka, kanina ka pa nadudulas, ha? Yeah, sabi ko talaga, Gaming Gladiator sabi ako. Sabi mo kanina, sabi ko sa inyo, Betboom tayo, eh. Papasok sa commission niya. Niyayari mo. Dalawang buwan ka na nga palang negative. Negative gusto mo ba mag-positive minsan? Siyempre naman. One-up na yung wini-withdraw ng mga trabahay. Diyos ko po. Eh, imagine ninyo na lang kapag natalo yun, guys. Ganun kalaki yung monthly ni Boss Aloy. Ako na lang mag-talk, pero game number one pala naman ang ating nasaksihan. Best of five ang ating series dito sa Grand Finals. GG ang unang nanalo, pero we'll see. Sa game number two, sino nga ba ang mamamayagpag? Babawi ba itong Betboom? Malalaman natin yan sa pagbabalik natin dito sa Koenig's page.